Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa lunis tayo na 27 na linggo ng pangkaraniwang panahon. Atin pong isama sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narin sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon mga nakisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook, Live, YouTube at iba't iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idaglag din natin ang ating intensyon. Una, para sa isang matagumpay na paglagpay bilang simbahang sinodal. Pangalawa, para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Israel. Mga kapatid, sa aklat ni Hunas, si Putay Hunas ay hindi muna unung-una sumunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay nagtagumpay at siya rin nagpahayag ng pagbabago o pagbalik loob sa Ninive. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, tinuturo ng ating Panginoon ano ang dapat gawin sa ating kapwa-tao. Nauna sa lahat, magmahal sa Diyos, pero maipahayag rin ito sa pagmamahal sa ating kapwa-tao. Sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala dahil hindi natin isa buhay ang kalooban ng Diyos. Tumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at inidaing na mga kahilingan. Ang kaganang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangambang hingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinakaalangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyang aming makamtan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon,
Pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga tagaroon, sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Hope at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor kasama ang mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitawa ng malakas na bagyo ang Panginoon. Ano pat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidlan ng matinding takot ang mga tripulante, kaya bawat isa'y nanalangin sa kaniyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. "Hoy, tulog ka ng tulog dyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. "Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito." Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila. "Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito? At taga saan ka?" "Ako ay Hebreo," sagot ni Jonas. "Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos na ang kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa." Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, "Napakalaki ng ginawa mong kasalanan." Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante. "Ano ang ibig mong gawin namin sa'yo para pumayapa ang dagat?" "Ihagis ninyo ako sa dagat, sapagat alam kong ako ang dahilan ng nagngingit-ngit na bagyong ito," sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagat lalong lumalakas ang bagyo. At nanalangin sila ng ganito, "Panginoon, naway huwag ninyo kaming parusahan o ibilang sa mamamatay tao na gagawin namin sa taong ito. Yamang kayo na rin ang nagpahiwatig na dapat naming gawin." Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. At bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon, kaya't naghandog sila at namanata sa kanya. Ang Panginoon ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulon nito si Jonas. Siya'y nanatili 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ang isda at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang.
Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Poon, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat. Napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malalaking alon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, naalala kita poon. Ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Magsitayo na po ang lahat. Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, may isang iskribang lumapit kay Jesus upang siya isubukin. Guro niya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa angad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinapati damit sa katawan, binugbog at halos patay ng iwan. Nagkataong dumaan roon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon, nakita niya ang hinarang at siya'y nabag. Lumapit siya, pinusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Sakay sinakay ang tao sa kanyang sinakyang hayop
dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Pinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, iminigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gawin din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Narito tayo sa Lunes ng 27 na linggo ng Panginoong Panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. At ang ating mga pagbasa ay patungkol sa pag-ibig sa Diyos na dapat mapahayag sa ating kapwa-tao. Ang ating unang pagbasa ay aklat ni Propeta Jonas. Unang bahagi nito, Kapitulo 1, Versikulo 1 hanggang Kapitulo 2, Versikulo 11. Na kung saan napahayag, paano ba ang makipagkapwa-tao? Si Propeta Jonas, sinugo ng Panginoong Diyos na si Yahweh na dalhin niya ang mensahe sa taga Ninibe na dapat itong magbalik loob. Ngunit ang mga taga Ninibe, ito yung kalaban ng mga Israelita at hindi niya pinuntahan. Nagpunta siya sa Tarsis at nabagyo habang siya'y naglalakbay at inihagis siya sa dagat. Nilamon ng dambuhal ang isda at doon iniluwal sa lampasigan ng Ninibe. Na madalit sabi, iniwasan man ni Jonas ang pagpapahayag ng kabutihan sa kapwa-tao, gumawa pa rin ang Diyos ng isang himala. Gumawa pa rin ang Diyos ng paraan upang may pagpatuloy ni Jonas ang kanyang misyon na ipahayag sa kanyang kapwa, taga Ninibe. Palaban man nila, kapwa-tao pa rin na dapat magbigay siya ng mensahe para sa pagbabalik loob. Kaya, ganun din ang ating salmong tugunan na nagpapatuloy ng panalangin si Jonas sa kaligtasan na nabigay sa kanya. Sapagkat dapat po nating alamin na mga 3 punto dito sa ating unang pagbasa. Una, umiwas si Jonas pero nagtagumpay ang Diyos dahil gagawa ang para ng Diyos ng kanyang mensahe ay mahatid. Pangalawa, na si Jonas na matupok sana doon sa dambuhalang isda dahil puno ng asido ang tiyan ng isda, ay niligtas pa rin, buhay pa rin habang siya naroon ng 3 araw sa loob ng tiyan ng isda. At pangatlo, na ang kanyang mensahe ay nakarating hindi lang sa mga taga Ninibe, pati sa mga tripulante ng kanyang sinakyan na barko. Sapagkat nagbalik loob ang mga tripulante at naniwala kay Diyos na si Yahweh at ganun din ang mga taga Ninibe. Na ipinapahayag dito na iwasan man natin ang Diyos sa ating misyon na makipagkapwa-tao, gagawa rin ang Diyos ng iba't ibang paraan
upang ang ating budhi o konsensya ay magkaroon ng isang pagbabalik loob. Kaya dito sa ating Ebanghelyo, pinapahayag din kung paano makipagkapwa-tao. Ang mga eskriba, ayon pa sa Ebanghelyo ni ngayon ni San Lucas, Kapulodges, verse 25 hanggang 37, ay laging nagkukwestiyon, laging sinusubok ang Panginoong Hesus. Ngayon, sinusubok ng eskriba, at itong mga eskriba, sila ay pantas. Nag-aaral sila tungkol sa tradisyon at siyentipikong pag-aaral sa tatlong tradisyon ng Torah tungkol sa kautusan sa mga aklat ni Moises, pangalawa, sa mga aklat ng mga propeta, at pangatlo, sa mga aklat ng karunungan. Kaya nung nagtanong siya sa ating Panginoong Hesus, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sinubok niya ang Panginoon. Siya ay isang guro. Siya ay doctorate sa scriptures. Bakit tanungin niya ang Panginoon na ang ating Panginoon ay anak ng karpintero, na tinuturing na anak ng karpintero at karpintero din dahil hindi naman siya ginagalang ng mga eskriba na anak ng Diyos? Ay siyang tinanong tungkol sa mga pinag-aralan ng mga eskriba. Kaya, tinanong rin siya ng Panginoon, ano ang nakasulat sa kasulatan? Paano mo ito binabasa? Kaya sinabi niya, at kanya rin yung pagsagot niya, ay gumamit siya ng dalawang bersikulo na hindi ibig sabihin dalawang bahagi ng kasulatan. At ang unang bahagi nito ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6, Verso 15, na ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ang kasunod ay mula sa ibang aklat, aklat ng Leviticus, Kapitulo 19, Verso 18, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sinadya rin ito ng eskriba upang pahirapan niya ang Panginoon. Kaya, ang sabi ng Panginoon, tama ang sagot mo, gawin mo yan. Ibig sabihin, marami kang sinasabi. Sige, gawin mo ang ayon sa sinasabi mo. Yan ang sabi ng Panginoon. Pero gusto ng eskriba na ipahayag na siya yung eksperto. Kaya tinanong niya, sino naman ang aking kapwa? Dahil ang pangalawang sagot niya ay ibigin ang kapwa-tao gaya ng pag-ibig sa sarili. Kung sumagot ka agad ang ating Panginoong Hesus na ang kapwa mo ay ginto ganyan kung sino mga tao, madaling iwasan yan ng eskriba. Pero ang ginawa ng Panginoon, gumawa siya ng kwento o talinghaga upang itong eskriba na mayroong masugid na pag-obserba sa tradisyon ay magkaroon rin ng pagbabalik loob at pagbabago. At nagkwento siya tungkol sa hinarang ng mga tulisan na lagi namang nangyari mula sa Jerusalem patungong Jericho, ang Jericho napakaluma na lungsod yan noong panahon natin pa Hesus, at ang mga komersyante ang laging dumadaan doon at laging mayroong humaharang ng mga tulisan, at ito ay ninakawan ng mga tulisan, wala ng damit. Dumaan yung saserdote. Ang mga saserdote, kapag nakita nila, hindi sila lalapit sa hinarang ng tulisan kasi pag patay yun at kanila pong nahipo, sila ay magkaroon ng karumihan at hindi sila pwedeng pupunta sa templo. Ganon din ang mga Levita. Yung mga Levita ay mga lay ministers na kung makahipo doon sa biktima ng mga tulisan, hindi rin sila makapag-serve sa templo. Kaya umiwas sila. Pero ang Samaritano na hindi tinanggap ng mga Israelita na tunay na mga
Hudyo dahil noong nagkaroon ng exile, umalis yung mga tao ng mga Israelita sa Samaria at pumunta yung iba't ibang klaseng mga lahi. Kaya ang mga Samaritano ay hindi tinuring na tunay ng mga Israelita at Hudyo. Kaya hindi katanggap-tanggap, siya pa ang nagpakita ng habag. Ipinapahayag ng ating Panginoon na huwag nating tingnan ang tao ayon sa kanyang rasa, ayon sa kanyang pinanggalingan, ayon sa kanyang katayuan, bagkos sa kanyang ugali at sa kanyang ginagawa. Kaya gumagawa ng mabuti itong Samaritano at siya ang tunay na kapwa-tao. At siya ang nagpahayag ng pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Tayo ay tinuturuan ng ating Panginoon. Huwag tayong mamimili kung sino man ang dapat nating alagaan, ang dapat nating pansinin ang ating pagkapwa-tao. Tayong lahat ay mga kapatid sa pangalan ng Diyos at dahil dito, hindi tayo magkaroon ng pagpipili kung sino man ang maging lapitan natin o paglingkuran natin. Lahat ay magkakaibigan, magkakapatid, at sa pangalan ng Diyos, lahat ay ang ating kapwa-tao. Naway ating maipayag ang pag-ibig sa Diyos sa ating tunay na pag-ibig sa ating kapwa-tao, kahit sino man sila, sapagkat ang Diyos ay Diyos para sa lahat. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, maging sa ngayon, maraming taong nag-aabang sa bangkita na nangailangan ng salitang nakapagpagaan ng kalooban ng nangintay ng kamay na handang dumamay. Malangin tayo sa Amang nasa langit upang may padama natin ang ating pagmamahal sa konkretong aksyon kaysa magandang salita lamang. Ating itutugon, Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang simbahan sa kanyang mga pastol at bayan naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga naglilingkod sa mga dukha naway hindi manghina ang loob o mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang bawat tao na makasalamuhan natin, naway pakitaan natin ang kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga nalulumbay at ang mga may karamdaman sa ating lipunan, naway huwag nating baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga yumao naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon natin mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, habang ipinagdasal namin ang iba, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ng aming kapwa. At tanggapin ang iyong mahal na anak na nabuhay at nag-ari magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawa.
kasal nang sa amin maging tunay na katawa dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo, Kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong pinahahabilin at sa pagdiriwang ang dapat naming ganapin ang kabanalan nang iyong pagliligtas na way sumaamin. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanito na ay marapat ni kaya aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming mahayag kahit na ito'y walang anumang maidagdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami niyong pinakahirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaysa namang nagsisiawit ng papuri sa iyong payo sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kismitan ng Espiritu ng banal, makalob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtisang ko sang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at pagkabuhay ng anak, inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis at kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay may pag-asang sila muling mabuhay kanin ng lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Pawan mo inapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Juan Leonardo, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na muhay Diyos daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpulisi karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin galing na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang logo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapahipaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig, bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak
kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalumong sa wagsalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia kay na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno kami na ugnay sa iba't ibang social media platform at akos posting sa iba't ibang paraan na way ang inyong panalangin ay dinggin ang Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga nangangailangan at mahirap. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo po yung Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Kailangan po tayong sumunod at umatalima sa kaluuban ng Diyos. Kahit iwasan natin ang Diyos, nariyan pa rin siya na tumatawag sa atin na magmahal sa Diyos sa pamagitan ng pag-ibig at pagmamahal sa kapwa-tao. Ngayon na ang pupasbas. Mangyari pa lamang itaas magya mga pagaybagay ng pupasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal ang Jesus Nazareno na hagmas niya ng cross ang walang maluwi na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kalingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na manila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamayahin mga dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng imbilisyon nito na may maalala ang pangako ng sa binyag ni ikaw at ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagparain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. Purihin natin ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.